Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Quizzle Jane de Carion, ang inyong guro sa umagang ito. Welcome sa ikatlong linggo ng online learning para sa ika-apat na markahan. Ito ang magiging layunin natin para sa umagang ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay inaasahang una na ipapaliwanag ang mga hakbang at kasanayan sa pananaliksik, pangalawa, nagagamit ang iba't ibang dokumentasyon sa pagsulat ng borador at pangatlo na ihahambing ang paksa gamit ang Venn diagram. At ito ang dapat nating matamo para sa isang oras na talakayan sa umagang ito. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga hakbang at kasanayan sa pananaliksik. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsasagawa ng iba't ibang uri ng pananaliksik, lalo na sa larangan ng medisina, agham at teknolohiya. May suporta ng pamahalaan ang ginagawang pananaliksik sa larangang nabanggit, dahil layunin ng mga pag-aaral sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao sa ating bansa. May mga universidad at ilang organisasyon o institusyon din ang nagbigay ng suporta sa mga pananaliksik na inaakala nilang malaki ang magiging kontribusyon nito sa isang lipunan. Malaki ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagsulong ng larangan ng pananaliksik. Mahalaga lamang na matutuhan ang mga prosesong sinusunod sa pagbuo nito. Narito ang ilang mga hakbang na makatutulong sa paggawa ng isang pananaliksik. Una, pagpili at paglilimita ng paksa. Ayon kay Atienza at iba pa, mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin dito. Narito ang ilang batayan sa paglilimita ng paksa. Una, ang panahon. Dapat na maging malinaw sa mananaliksik na ang saklaw na panahon ng pag-aaral sa paksang napili, isaisip na ito'y matatapos sa loob ng isang semester. Humingi ng payo sa professor o tagapayo kung nahihirapang limitahan ang paksa. Pangalawa, ang edad. Isaalang-alang kung ano ang edad ng populasyon o tagatugon na gagamitin sa paksang pag-aaralan upang magkaroon ng direksyon at maging obhitibo ang resulta ng pananaliksik. Pangatlo ay ang kasarian. Mahalaga ito dahil nakaaapekto sa resulta ng pananaliksik ang kasarian ng tagatugon, kaya kailangang matiyaga ang mga kasarian ng populasyong gagamitin sa isasagawang pag-aaral. Pang-apat, pangkat na kinabibilangan. Tukuyin ang pangkat na kinabibilangan ng iyong populasyon kung ito ay estudyante, professional, bata, matanda, walang hanap buhay, may hanap buhay at ang kalagayang pang-ekonomiko ng mga taong pagtutuunan ng pansin sa pag-aaral. Panglima, anyo o uri. Kung pananaliksik, pampanitikan, kailangang tukuyin ang uri ng genre na susuriin sa pag-aaral. Maaari itong sanaysay, tula, dula, nobela at iba pa. Para sa pananaliksik sa ibang disiplina, maaaring ito ay ang kalagayang panlipunan, istruktura at iba pa. Pang-anim, perspektibo. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang pagtingin o pananaw sa paksang pag-aaralan. Tinitiyak dito kung hanggang saan lamang ang punto o perspektibo ng pag-aaral na gagawin.
Pangpito, ang lugar. Binabanggit din ang lugar o puok na napiling gamitin sa pananaliksik. Halimbawa, maaaring pag-aralan ang partikular na kultura ng isang puok. Dapat puntahan ang lugar na gagamitin sa pag-aaral upang magmasid at mapatunayan ang konsepto o teorya na pinag-aralan. Paggamit ng iba't ibang sistema ng dokumentasyon. Napakahalaga ng dokumentasyon sa sulating pang-akademiko gaya ng pananaliksik. Ang pagkuha ng ideya o impormasyon sa isang sanggunian ay dapat kinikilala bilang paggalang sa mga manunulat na pinagkunan ng mga tala. Gamit ng isang dokumentasyon. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon. Lahat ng datos, ideya at impormasyong hinilaw sa iba at ginamit sa pananaliksik ay nangangailangan ng dokumentasyon. Subalit, kung ang datos o impormasyon ay karaniwang kaalaman na o bahagi ng pampublikong kaalaman, hindi na ito nangangailangan ng dokumentasyon. Ngunit, kung may pagdududa, sundin ang pinakaligtas na payo at gumamit na rin ng dokumentasyon. Sa kaso ng dokumentasyon, mas madaling lumabis kaysa magkulang. Sa pamamagitan ng ganitong pag-iingat, hindi lamang nabibigyang pagkilala ang pinagmulan, kundi nabibigyan din ng proteksyon ang mananaliksik. Paglatag ng katotohanan ng ebidensya. Ang pagbanggit sa mga impormasyong bibliographical sa punto de vista ng mambabasa ay nakatutulong ng malaki para tiyakin ang katotohanan ng mga datos at impormasyong nasa pananaliksik. Kung may pagdududa sa panig ng mambabasa tungkol sa mga datos, maaaring tingnan ang orihinal na sanggunian para sa verifikasyon. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel. Tinutukoy nito ang pagbanggit sa kaugnayan ng impormasyong makikita sa ibang bahagi ng papel. Dalawa ang nagiging silbi nito. Ang una, naiiwasan ang pag-uulit ng ideya o impormasyong nabanggit na sa ibang bahagi ng papel. Pangalawa, mas madaling mapag-ugnay ng mambabasa ang iba't ibang bahagi ng pananaliksik. Pang-apat, pagpapalawig ng ideya. Ang dokumentasyong iniukol sa pagpapalawig ng ideya ay karaniwang tinatawag na talang pangnilalaman o content notes o talang information o informational o informational notes. Ginagamit ito kapag may nais talakayin na hindi naman kailangang isama pa sa mismong teksto. Kabilang na rito ang pagbibigay ng definisyon, dagdag impormasyon, pagtutugma na magkakasalungat na ideya at iba pa. Timbanging mabuti ang halaga ng ipapasok na ideya sa kabuuan ng pananaliksik. Kung mahalaga, isama sa loob ng teksto at kung dagdag, pantulong na ideya lamang, suriin kung sa tala na lamang dapat banggitin. Mga sistema ng dokumentasyon. May dalawang pangunahing sistema ng dokumentasyon. Ang sistemang talababa o bibliografiya o footnote bibliography at ang sistemang parenthetical sanggunian o parenthetical reference list. Talababa bibliography. Ang sistemang talababa bibliografiya ay isinasagawa sa pangbanggit ng impormasyong bibliographical sa talababa at bibliografiya. Maaari rin itong tawaging sistemang tala bibliografiya kung sa halip na talababa ay mga tala sa dulo ng papel ang gagamitin. Karaniwang ginagamit ang sistemang ito sa pananaliksik sa larangan ng humanidades at agham panlipunan. Paglalagay ng superscript.
Ang superscript ay isang nakaangat na numerong Arabiko. Kalahating espasyo ang taas nito sa karaniwang pagkakasulat ng mga teksto. Inilalagay ito pagkatapos o walang espasyo ng salita, grupo ng salita, pangungusap o talatang naglalaman ng hinalaw na ideya o nais bigyang diin. May katapat itong superscript sa ibabang bahagi ng panghina, kaya tinatawag na tala baba. Pagnonumero ng tala. Sunod-sunod lamang ang pagnonumero ng mga tala at nagsisimula ito sa bilang na isa hanggang sa matapos ang papel. Sa mahahabang pananaliksik tulad ng thesis o dissertation, nagsisimula ang pagbilang tuwing nag-uumpisa ng bagong kabanata. Pagbabantas, inilalagay rin ang superscript pagkatapos ng anumang bantas tulad ng tuldok, panipi, tandang padamdam at iba pa, maliban sa gitling kung nasa loob ng pangungusap ang superscript. Hindi rin ito sinasalangguhitan, binubulugan o binibulugan o tinutulukan. Pang-apat, indensyon. Sa talababa, may indensyong limang espasyo sa kaliwa, sunod ang superscript, sunod ang isang espasyo at kasunod ang mga impormasyong bibliographical. Unang pagbanggit sa mga sanggunian. Para sa dokumentasyon ng mga aklat, karaniwang isinasama ang mga sumusunod: kumpletong pangalan ng author, mga author na sa karaniwang ayos ang pangalan, pamagat ng aklat, nakasalungguhit o nakaitilisado, editor o tagasalin kung antolohiya o salin, edisyon maliban sa una, bilang ng tumo, kung maraming tumo, lungsod o bansa ng publikasyon, tagapaglimbag, petsa at publikasyon taon lamang, bilang tiyak na tumo na ginagamit. Pahina, halimbawa nito, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod ng Quezon, CNE Publishing Incorporated, pahina 73. Muling pagbanggit ng sanggunian. Sa muling pagbanggit ng isang sanggunian, gumagamit ng mas maikling format. Karaniwang binabanggit na lamang ang huling pangalan ng author at pahina. Halimbawa, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod, Quezon, CNE Publishing Incorporated, pahina 73. Antonio at Robin, pahina 73 hanggang 74. Kung may dalawa o higit pang sangguniang ginamit na nagmula sa iisang author, binabanggit ang isa o huling pangalan ng author, dalawa pinaikli, pamagat, tatlo pahina. Halimbawa, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod ng Quezon, CNE Publishing Incorporated, pahina 73. Antonio at Robin, Psikolohiya, pahina 73 hanggang 74. Kaugnay nito, mahalagang ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa pagpapaikli ng pamagat. Una, kailangang taglay ng pinaikling pamagat ang orihinal o ang mahahalagang salita ng orihinal. Pangalawa, hindi dapat mabago ang pagkakaayos ng mga salita. Pangatlo, karaniwang hindi na pinaikli ang pamagat na 5 salita lamang ang maliban sa pagtatanggal ng kataga, pagtukoy, pangukol at iba pang anyong walang simantikong kahulugan. Pang-apat, mayroon ding nagpapaikli hanggang sa 1 salita lamang ang unang salita ng pamagat maliban sa kataga. Pang-lima,
inalis na rin ang mga pantulong na pamagat o subtitles. Pangatlo, kung walang nakalagay na author, banggitin lamang ang pamagat ng aklat o artikulo. Paikliin kung mahaba at ang pahina. Kung mahigit sa isang author, banggitin ang hanggang sa tatlong pangalan ng author. Kung may apat o higit pang author, banggitin ang unang pangalan at isunod ang et al. Ibig sabihin ay may mga kasama sa mga susunod na pagbanggit. Kung may mga author na magkatulad ang huling pangalan, banggitin ang unang pangalan o inisyal na pangalan sa mga sumusunod na pagbanggit. Pang-anim, kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may maraming tomo, tulad ng encyclopedia, kailangang isama ang bilang ng tomo sa pinagkunan ng impormasyon. Pagdadaglat na Latin, bagaman hindi na gaanong ginagamit sa pagsulat ang mga daglat na Latin, mahalagang ipaliwanag na rin ang gamit nito dahil matatagpuan pa rin ito sa maraming babasahin. Ginagamit ang ibid, opsit at loxit para sa muling pagbanggit ng mga sanggunian. Ibid, ginagamit ang ibid sa magkasunod na banggit ng iisang sanggunian. Kung ang kasunod na banggit ay nasa ibang pahina, banggitin lamang ang ginagamit. Kung nasa ibang pahina, banggitin ang pahina pagkatapos ng ibid. Halimbawa, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 73, ibid, pahina 90, o siyam na po. Ang opsit naman ay ginagamit kung babanggitin muli ang isang sanggunian, ngunit hindi na magkasunod ang banggit o may pumapagitan ng ibang sanggunian, at nasa ibang pahina ang hinalaw na ideya. Ang formal ay binubuo ng apelyido ng author, isama ang initial kung may dalawang author na magkapareho ang apelyido, opsit, pahina. Halimbawa, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 73. Magalona, Maria Lucia Mirasol, 2004, Manual para sa mga CBR Worker at Caregiver, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 79 hanggang 40. Loxit, ginagamit ang loxit kung babanggiting muli ang isang sanggunian at pahina. Ngunit may pumapagitna sa ibang sanggunian. Ang format ay binubuo ng apelyido ng author, isama ang initial kung may dalawang author na magkapareho ang apelyido. Loxit. Halimbawa, Antonio, Lilia at Ligaya Chamson, Robin, 2003, Psikolohiya ng Wikang Filipino, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 73. Magalona, Maria Lucia Mirasol, 2004, Manual para sa mga CBR Worker at Caregiver, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 79 hanggang 40. Alonzo Rosario, 2005, Royal 2, Lungsod Quezon, C&E Publishing Incorporated, pahina 79 hanggang 40. Antonio at Robin Loxit. Para sa inyong mga aktibidad, maaaring pumunta lamang sa ating link na https://lcms.gaitf.com/ o maaaring tumawag sa numerong 0975-2708093 o 0951-3032796.
Maraming salamat sa pakikinig. Naway naunawaan ninyo ang ating tinalakay na paksa sa umagang ito. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Crystal Jane Dicarion, at sa muli magandang umaga sa lahat.